Hello, hello, it's me again, Boney, and ito na po ang part 2 ng aking Lake Cebu trip sa South Cotabato, Mindanao. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ginagawa ang tinalak and also the rest of my trip dito sa Mindanao. Tara, rampa tayo! Tira tayo sa tinalak. Sa Lang Dulay Waving Center, Lake Cebu, South Cotabato. Taas na ako, kuya. Wow! Pwede yung videoan. Tanggalin ko na to, ha? Ha? Sakya ko mo. Kaling. Sakya lang ko mo ng doon. Parang pinaplancha na lang siya. Ang ginagawa niya ay yung last and final step. Ah, yung first step ko dito. Ito yung first step. Ang galing naman. Ay, aura-aura lang ba yan? Gusto ko yan, na-aura din ako. Ikaw din mamaya. Galing. Wow. Oo nga. Okay lang po ba? Na-disturb po namin kayo. Yung guest ko po si Ma'am Bon from Nueva Vizcaya. Traveler po. So, nandito tayo ngayon sa weaving center ni Lang Dulay. Yung picture na malaki siya po yan. Si Lang Dulay is a national artist from the Tibodi tribe declared by President Federico Ramos in the year 1998. Unfortunately, namatay na po yan siya noong April 2015. So, ang mga nandito ay mga descendants niya, yung mga apo niya, at saka yung isang master weaver. Now, dito, as we go on po mamaya, malalaman natin kung bakit Land of the Dream Weavers ang tawag sa probinsya ng South Cotabato and kung bakit merong Tinalak Festival ang South Cotabato. Now, in the distant past po, ang mga ancestor ng Tibodi tribe ay mga animist. Animist meaning wala silang specific na religion, pero naniniwala sila na lahat ng bagay dito sa mundo ay merong espiritu na nagbabantay, na nagmamayari, na kinoconsider nga na goddess and goddesses who own that certain thing. Now, the goddess of Abaca. Kilala mo po yung Abaca. May goddess po yun? Oh, meron po yan. Sa Tibodi tribe po. Meron goddess yan. Kilala niyo po? Ano po di ko narinig. Ay, alam ko Abaca, pero okay. Yung goddess ang Abaca ay kapamilya yan ng mga saging. Okay. The goddess of Abaca in Tibodi tribe is called Fu Dalu. Fu meaning honor and Dalu was his name. Through the ancestors of the Tibodi tribe, nag-appear siya sa dream ni Lang Dulay. Mm-hmm. Teaching how to create those patterns, what raw materials to use, then it turned to reality pagkagising niya. That's why nga, ang tawag sa kanya ay Dream Weaver. Now, ano na nga ba yung mga raw materials na yun kanina na itinuro sa dream nung weaver? Siyempre, nabanggit natin kanina yung abaca. So, abaca is the main material na ginagamit dito sa pag-weave ng tinalak fabric na ito, as you can see, ano? Yung isang puno niyan, sinistrip. Nung sinistrip siya, mayroong steady na kahoy dyan. May nakapatong na kutsilyo, tas may tali up and down. And sinistrip yun sa natig ganito kalaki. Tas i-release yung tali sa baba, aangat yung kutsilyo. Ipapasok doon yung strinip na part niya. Hihilahin yun, then lalabas po yung mga... Ang galing. Oh, yung mga fiber niya. So that's the main material sa pag-weave ng tinala. Now, ano-ano pa yung mga yun? Now, itong hawak ko ay leaf po ito ng... Aba ka yan? Hindi. Ay, iba ba? Leaf ito ng kanalong tree. I'm sorry, hindi ko alam ang English name nito. As local guide na limited lang din yung knowledge natin. Ang tawag kasi sa mga magagaling about dito sa mga plants and animals and etc. Ay mga naturalist guide. Eh, hindi ako naturalist guide. Ito ay kanalong tree. May bunga po ito na parang aratilis kalaki. As thought doon sa dream nila kanina, no, kapag i-boil po ito, including yung fruits niya, nagpo-produce ito ng black dye. And ito naman ay, ayan yun. Ah. So,
Ito naman, itong isa ay leaf ito ng ano, ng loco tree. Sa ibang lingwahe, ang tawag daw dito ay apatut. So, pag i-boil ito, nagpo-produce ito ng natural red dye. Wow. Okay? And yung source ng yellow dye nila, as you can see, mayroong yellow na color. Ang source niyan ay turmeric. Yung maroon dye, ang source niyan ay yung guava. And the orange dye ay aswete. Pero let us take note na in Tiboli tribe, there is only three traditional color. That's red, black, and white. Walang yung yellow. Red, it symbolizes the blood. Yung black, it symbolizes the land. And yung white, it symbolizes the goddess of Abaca. Bongga. Now, paano nga ba kinikreate yung mga fabric na yan? As we can see, para siyang perfect design mula sa sublimation machine. But to tell you honestly, walang intervention ang anumang sewing machine dyan. Lahat yan ay gawang kamay. No, paano ba kine-create niyan? Doon sa itinuro nga sa dream, no. Ito 'yun. Ito. Ang step na ito, ang tawag dito ay mabud. Mabud is creating the design. Na binibigkis-bigkis 'yan siya para yung mga part na walang bigkis pag nilublob doon sa natural dye kanina, yan ay hindi makukulayan yung mga may bigkis. Pag ni-remove 'yan, lalabas yung mga design. No, they can even produce letters gamit ang pagbigkis-bigkis. Ang galing. As we can see doon sa gitna na yan, that's letter S-E-B-U-L-A-N, then D-U-L-A-Y. Sebulan dulay. That's the signature of the weaver. Now, kapag nilublob na ito sa mga natural dye, ano nga ba ang labas nito? Ayun yung mga hinuhubad ni nanay. Wow. Ang galing, no? Opo. So, i-weave na siya doon sa kabila kung saan umupo si ma'am kanina. Now, gaano nga ba kahaba ang panahon na ginugugol sa pag-weave dito? No, ito ay 6 meters. It will take them 3 to 4 months bago matapos yung 6 meters na yun. Why? Kasi there are actually 32 steps sa pag-weave ng tinalak fabric. Yung pag-weave niya kanina, pag actual na weave, na pag-weave, that's the 30th step. Pag naging fabric na siya, ipapatong nila sa saan yung kahoy? Sa isang bilog na kahoy na then pinapalo-palo siya ba? Opo, dyan. Ipapatong dyan yung finished product. Tapos papaluin with the purpose na para ma-flatten yung mga uneven na portion niya, yung mga pinagdugtungan kanina, so ma-flatten nyo. Then yung ginagawa ni Charlie kanina yung last na parang tayo eh, siyempre kung kailangan nating lumabas eh, magbibihis muna lalo na kung magmamol, ito din yung tanalak fabric, paplansahin mo na siya using the empty shell. Galing. So dito sa kultura kasi ng Tiboli, we will find na everything has been provided by the Almighty, no? That it's up to the people na lang kung paano i-discover and ito i-utilize. So itong empty shell, parang wala na itong siyang purpose. Ang tawag dito ay saki. Yung the motion, yung movement niya ay samaki. So kailangan naka-angkla sa doon sa taas to create the force. Then dito na yun. Ito na yung pagpa-plant sa mga demonstrate na naman yun. So in 2 to 3 days, paplansahin niya harap at likod, then pwede na pong ibenta. Exercise. Opo. Now, question nyo kanina sa akin, magkano ang price nito? Ang price nito ay nag-range from 800 up to 1,500 per meter depende sa design. Oo nga. Matrabaho din kasi. Kunyari, ang nabili mo ay yung buong 6 meters tapos tig 1,000 yung presyo. So, kung 6 meters times 1,000, that's 6,000, divide it by... So yan po, na-enjoy ko po talaga ang trip. Aning dire sa likod. No problem.
May kainan din pala. Ang ginagawa ko minsan sa mga tour na inaayos ko, pagka overnight dito ang guest, kagaya nung arrival mo kanina, tapos magstay overnight, bali hapon kami pumupunta dito, sir. Ma'am. Then, magkakape. Bongga. So, ang landing area nung paragliding mula doon sa bundok is yung vacant na space na yung may green, may blue na trapal ba yan? Yung may horse na nakatayo. Diyan ang landing nung paragliding. So, bongga. As promised, ano, rice field plus lake plus yung mountain ranges. So, ito ay Talili Mountain. Dito naman sa likod is yung Three Kings Mountain. Puro South Cotabato pa rin South yan. South Cotabato yan. Actually, itong Lake Cebu is a first class municipality na under sa probinsya ng South Cotabato. May total land area po kami na 89,000 hectares. Tapos meron po kaming 11,000. Ayan, nasa sentro kami ngayon. Kakain kami. Sige po. Sa ito, kakain po kami dito sa sentro ng Lake Cebu. Dinaga, kundo. Anong sa inyo po? Ay, sinasabi mo kanina. Yung palbak po? Gusto mo bang itry? Ito ba yun? Diba? Hindi, ayun po. Ah, magkano isang, marami ba yun? Or... ano, good for one person yun. Isang serving niya tapos sa cup. Gusto niyo? Pero marami na yun. Ako, okay na ako. Or... magkano ko pa kayo? Magkano ba yung... 35. Isa din sa'yo? Isa din sa akin, tas tapos one rice. Isa lang ang rice niya, ako dalawa. Sige. Ano to? Nakakatuwa ni Mino. Kinilaw. Kasi iba pa rin yung pagkain sa South. Pag upo. Oh, oh. Siyempre, magkaibang upo. Isang tubo niya ito. Sige po. Anong tawag dito? Sinigang. Talaga, kakaibang sinigang. Oh. So, andito na ako sa bus terminal dito sa Lake Cebu. And meron namang biyahe pa dyan ni Los Santos. Oh. Pero, sa Coronel na lang ako bababa. Kasi, kailangan pa mag-withdraw. So, hindi na ako bababa ng Surala. And ang pamasahe is 100 pesos. Yeah. So, ayan. Pabalik na ako ng Manila. And the same, sumakay ako ng van this time papuntang Coronadal City worth 100 pesos. And sa Coronadal, sumakay ako ng bus, yellow bus line, papunta naman ng General Santos City. Nandito ulit ako sa Yellow Bus Lane papuntang Jensen. Then sasakay ako sa non-stop Jensen na bus. Nandito ako ngayon sa General Santos City. Ayan. So bali naghahanap ako ng ATM. Mart. May ATM kaya sa loob nito. And rumampa muna ako ng very very light sa Jensen para makita ko naman yung place. And dun na po ako sumakay ng bus papuntang Davao City. So napaka effort siya. Kaya kung gusto nyong mas mabilis yung pacing, dapat sa General Santos City na kayo. Mag-book ng flight pabalik na Manila. Mahal kasi nung time na tumitingin ako ng flight. So, wala akong choice. And ayun, sa Davao City International Airport, meron na pala mga pasalubong doon. So, murang-mura, hindi siya tumataga. Kaya doon na lang kayo bumili ng pasalubong. Ayan, so dito na tayo sa Davao International Airport. And kanina, nung pagdating ko dito from General Santos City, lobat talaga ako. As in, drain na drain yung phone ko. Pero na-research ko na kung paano pumunta ng airport ng naka-jeep lang. So, ayun, nakarating naman tayo ng walang cellphone, walang Google Waze.
And from nung pag bumaba ako ng bus sa bus station, sumakay lang ako ng jeep pa Rojas. And yung Rojas na yun is doon din yung night market, sa Rojas Night Market at saka Ateneo de Manila University. Ah, sorry, Ateneo de Davao University. Tapos bumaba ako doon, then doon talaga dumadaan yung mga jeep. Halos lahat ng mga rota doon dumadaan. Tapos may ikwan naman doon, parang nagbabantay ng mga pasahero. So tinanong ko kung saan yung pa-airport. So tinuro naman, kaya hindi ka mawawala dito sa Davao. Andali niyang matutunan yung mga rota. Hindi katulad sa Manila na nakakalito. Tsaka very safe naman dito. So ayan po, daghang salamat mga misis. Dito na po nagtatapos ang aking Mindanao trip. Maraming salamat po and thank you so much for watching. Until my next vlog, bye for now.